Yeah, ang gagawin natin ngayon, papalit tayo ng dryer filter, expansion valve sa aircon. Palinis na rin, tamang charge ng freon, vacuum, langis. Kasi, ito, pag mag-aircon ako, ayan, kapatay siya, no? Buksan ko, ah. Kabukas. Ayun, no? Boom. Mababa. Hindi naman mababa, pero nanginginig, oh. Patayin ko. Tataas yan. Wait lang. Oh, ayaw tumas. Nice na to eh. Dati kasi, pag binubuksan ko yung aircon, mamatay talaga yung makina. So, buksan natin uli. Eh, tapat na lang natin dito. Buksan ko. Oop, pababa, diba? Pero hindi na siya namamatay. Pero nakakaano eh. Nakainis eh. So, nakatatlong IACV na ako. Isang brand new. Ayan. Ito galing sa marketplace. Pero Taiwan lang ata to, China. Kahit na may ganyan, may code pa. Sticker. Ito surplus, okay din to, gumagana. Ganyan din yung resulta. Medyo bumababa. So hindi siya sa IACV, nakatatlong IACV na. Ito sa galing China, Taiwan, huwag na kayong bumili niyan. Sobrang taas ng ano, hindi pa nababasa ng chrome yan or ng Hondata or sa tuning. Ang hirap ng reading. Doon na lang tayo sa surplus na orig. So ayan siya oh. So may napanood daw sa YouTube, nagpalit siya ng dryer filter, expansion valve. Linis aircon, tamang freon, tamang langis, tamang karga ng freon, yun. Ano, hindi na raw bumabagsak or bumababa ang idling niya, sakto. Sa akin kasi nagpa 500. Ayan, wala pa tayo aircon. Antayin natin bumuhay. Ayan, naka-off. Pag walang aircon, napakaganda ng idling, wala akong problema doon. Pero kailangan na, ayan, nag-on ang aircon, yun o, bugsak siya. Then, mabalik siya unti-unti. Hindi naman namamatay, pero umaarte lang ako. So, try natin. Sana parehas kami ng problema. I-link ko rin yung nakitang video. Pinoy yun eh. Pinoy din yun. So, yan. Yan muna. Tingnan natin kung ano mangyari. Patayin ko muna to. Sana yun na nga at nang matapos na. At ibang issue naman ang gagawin natin. Ay, ganyan talaga. Pag gusto mo mag-project, di ba? Dami kang gustong ayusin. Try muna. So, ito na yung bago. Ito yung lumang expansion valve. Ito yung lumang dryer filter. Ayun, kinabitan ni Kuya. Ang kinis. Kaso hindi namin na-videoan yung bagong ito. Naisalpak na pala rin. Nakabit na nila eh. Tingnan natin kung anong resulta. Tagal-tagal pa to. Linis. Vacuum, oil, tamang freon. So, ito na yung bagong dryer filter. Nagkakapi kasi ako kanina eh. So, ayan, bago na rin. Tingnan natin. Yan, natapos na. Natapos na yung operasyon. Ang total damage is 4-5 dito sa James Car Electrical. Ayan, kung gusto nyo silang ay wala pa lang phone number. Tanungin ko na lang ano phone number niya kung gusto niya magpaayos sa kanya. Bali ang pinalitan, expansion valve saka dryer filter. Ito yung luma. Vacuum, linis, ang evaporator, karga ng freon. Dapat daw 28 to 30 lang, wag masyadong madami. Ito, nakabukas ang aircon. Hindi na siya masyadong bumabagsak. Yan, patay aircon. Ba't ba ako nakamask? Kamask pa ako. Yeah, patay yung aircon. Adjust ko na lang yung idle niyan. Parang masyado pang mataas ba yun o mababa. O sakto lang yan. Antayin natin bumukas yung aircon. Antayin natin. So napanood ko lang din sa YouTube yun. Yun yung ginawa niya. Ayan, nakabukas na aircon. Oh. Alos parang wala nagbago. Kanina alos 500, 400 pag bumubukas yung aircon, nakatatlong IACV ako. Kabukas siya, ayan. Naka number 2. Number 2 ba? Ah, number 2. Namatay ulit. Sabi ni Kuya James, balik ko sa kanya pag tanghaling tapat para ma-check yung pressure ng sa freon. So, babalik pa ako doon. Wala nang bayad yun.
Ayan o. Oh. Ito yung mga pinalit na IACV. Well, reserve ko na lang iba. Pero yung mga Taiwan-Taiwan China IACV, huwag na kayong bumili nung kahit may tatak na din. So, doon na lang kayo sa surplus na orig. Bukas, malamang ko to. Kasi usually pag umaga, then te-testing mo na siya, no? Minsan nawawala eh. Minsan bumabalik sa dating sumpong. Pero ngayon, okay na siya. Ayan, nag-on na naman siya ulit. Hindi na bumabagsak. So, yun lang. Kung ganyan yung problem nyo sa Honda, pag on nyo ng aircon, sobrang bagsak. Nagpalit na kayong IACV. Linis na ako. Pinalitan ko na intake manifold, throttle body, ECU, programmable. Ganun pa din siya. Bumabagsak ng sobre. So, ayan. Hindi na. Well, okay na rin. Nagpalit ako ng programmable ECU kasi papalitan naman talaga next time yan. So yun lang muna, share ko lang, sana makatulong din sa inyo. So magpapasalamat ako dun sa napanood ko yung nag-upload ng video. I-mention ko na lang yung sa link. Hindi ko matandaan kung ano yung channel niya eh. Pero astig yung ginawa niya, sinare niya. Then parang siya nga lang nag-share nun. Ayun, nasolve yung problem. Ayun, hindi masyadong bagsak. Bababa siya, diba? Pero hindi bagsak na bagsak. So yan lang mga ka-Honda boys. Sana makakuha uli ng EK next coilovers at kung ano pa.